Enteng. Po? Ano yung nababalitaan ko sa mga kapitbahay? Na iniimbita mo raw sila para sa Christmas party. Opo. Taon-taon naman po yun, di ba? Tsaka, wala kasi nag-aayos ngayon eh. Kaya, ako na po yung gumawa. Walang Christmas party na magaganap. Hindi po, Nay. Tuloy po yung Christmas party. Ayun po, kumpleto na yung dekorasyon. Tsaka yung Christmas lights, ayos na. Pwede nang sumindi. Walang Christmas party na magaganap. Itigil mo yung ginagawa mo. Eh, huwag kayong mag-alala. Kumpleto na yung gastusin natin. Binigyan ako ng pera ni Sir Balse para doon sa Noche Buena natin. Tsaka darating pa si Jason. Ayos yun, magkakasama na kami. Masaya na ulit yung Christmas party. Tumigil ka, Enteng. Hindi, Nay! Madami pagkain! Tapos si Sir Balse magdadala pa ng maraming ligalo. Hindi! Nandun pa nga si Jason eh. Tapos nandun pa yung iba kong mga kalaro. Walang Christmas party magagano. Tapos yung mga kasama niyo, Nay. Christmas party magagano. Tapos yung mga kaklasiko. Walang Christmas party magagano. Marami! Walang Christmas party magagano! Sabi ko, walang Christmas party magagano! Bakit ba siya? Pwede lang Christmas party pa wala ang anak natin. Ayoko na ng Christmas party. Ayoko na. Walang Christmas party. Hindi mahirap unawain kung bakit tila nawala ng gana ang lahat na ipagdiwang ang nalalapit na Pasko. Dahil sa hirap na kanilang tinatamasa at puot na nararamdaman, naglaho ang pananabik nila sa Pasko at napalitan ng pagkabagot at kawalan ng pag-asa. Subalit na natiling kakaiba si Enteng. Sa kanyang puso, buhay pa rin ang diwa ng Pasko. Kay, Merry Christmas. Merry Christmas din.